from her versatile acting to her trending moves. There's just about something and everything to love about Maha Salvador. Hi everyone, I am Maha Salvador and welcome to my BTS. Maha's story might be best described as serendipitous when a young, unknown girl gets interviewed by the Boy Abunda. Alalahanin nga natin yung pagkikita nyo ng daddy mo 7 years ago. Wow. Kasi po kaya ko po siya gusto makita kasi sobrang tagal na nga po namin di nagkita. Tapos parang namimiss ko na din po magkaroon ng daddy. Okay. Sino ang daddy mo? Si Ross Rival Salvador. Or Rosaura. High school student ka lang, di ba? Parang everyday pumapasok ka para mag-aral. And parang isang pitik, biglang magbabago ang lahat. But before all that, let's flash back to how everything started. Pinanganak ako dito sa Manila and then naghiwalay yung mama at papa ko. So dinala ko ng probinsya. So simula baby hanggang 7 years old ako, nasa probinsya ako. So, yung mami ko, meron, 5 sila magkakapatid. Yung 3 babae, inikutan ko yun. Meron sa Apari ako, sa Cagayan, tapos pumupunta pa akong Abulug. Umiikot ako doon. Pero, yun na nga, meron pa nga. Dumadating yung mami ko galing ibang bansa. Tapos tumakbo yung pinsan ko. Sabi niya, Tita Thelma. Ako rin tumatawag, Tita Thelma, nakikitakbo. So, parang hindi kinaya ng mami ko. Parang doon siya nag-decide na stop na siya mag-work sa ibang bansa. Kasi diba, importante yun eh, yung baby. Makasama yung, diba, yung nanay. Lahat binigay sa akin, lalo na yung love. So ako full of love, full of support ang aking pamilya. Kung yung iba may isang nanay, ako 4 yung nanay ko. Maha's life story may not have started out like a fairy tale. But her mother, Thelma, still made sure that Maha gets to have the best of everything. Sinabi niya, may daddy ka, pero hindi lang siguro sila para sa isa't isa, or may ibang family. Pero in fairness naman sa mami ko, never naman niyang siniraan. Parang lagi niya sinasabi na, para magpasalamat ka, kahit nahiwalay kami nung papa mo, pasalamat pa rin kasi nandito ka. Binigay ka ng Diyos sa amin. As in, yung family namin, walang galit. Yung parang full of love lang talaga at pag-iintindi sa isa't isa. Lumaki ako sa ganong mundo. Nung may isip ka na, tapos nakikita mo na yung mga ibang bata kompleto, or may tatay, kompleto yung pamilya, ikaw parang may kulang. Yung mami ko naman, nung pa 8 years old ako, nag-Manila kami, tapos yung mami ko naman yung kusa na, oh, dapat makilala mo yung ano, daddy mo. So yun, pati mga iba kong kapatid. Nakakatawa yung family namin kasi kahit magkakaiba yung nanay namin, ang turingan namin, magkakapatid. Yun yung turo nung tatay ko. Tapos hanggang sa, ayun, nawalan ulit ng communication after 7 years ulit. Wala pang cellphone pa ata. Di ba parang meron pa tayong parang mga maliliit na libro? Yung phone book, bit-bit mo yan. Eh nawala yun ng mami ko dati para sa contact ng dad. Nung teenager ako, siyempre, nandun na yung mag-share kayo, magkakaibigan ng family problems. May question ako sa sarili ko, ano kayang feeling nung may tatay sa bahay? Lagi ako may ganun, parang stricto ba? Hindi ba ako nagka-boyfriend? May mga ipagbabawal ba sa akin? Maha's quest for her father also unexpectedly became the start of her journey to finding her spot in showbiz. 14 years old ako, second year high school ako. A third nga ata eh, summer, bakasyon, so nag-modeling workshop ako. Doon ko nakilala yung kaibigan ko na si Farah, anak ng manager ko. So yung mami ko kasama ko. Tapos nandun yung manager ko, si Tita Chit Ramos. Tapos sabi ni Tita Chit, ang ganda nung anak mo ha. Tapos sabi ni Mama, nako, Salvador yan. 7 years na niya, di nakikita yung daddy niya. Parang, ah talaga, close ako sa Salvador. Tapos doon nag-umpisa lahat. Hanggang sa tinulungan niya ako, nilapit niya kay Tito Boy yung story ko. Tapos hanggang sa nadabuzz ako, nung nadabuzz ako, nagkita kami ng daddy ko. Habang pinapalabas yung episode namin, yung storya namin sa The Buzz, si CSC, si Ma'am Charo, nanunood ng The Buzz. Tapos parang tumawag siya sa mga taga-The Buzz niya, gusto kong makilala yung batang naghahanap ng tatay.
the following week, yun, nag-meeting na ako with CSC. Tapos sabi niya, ako mag-open ng door para maging star ka. Sa isang estudyante, biglang may parang isang ray na magbubukas ng door ng palasyo niya. Iba lang yung naging buhay ko sa mga ibang teenagers, sa mga iba kong kaklase. Parang ang bilis agad natupad yung mga pangarap ko. Siyempre, na-starstruck ka dahil Ma'am Charo, di ba? Tapos meeting. Tapos alam mo yung hindi mo alam kung totoong nangyayari. Nasa number one network ka na, kumakausap sa'yo, yung presidente, nagagawin kang artista. Ang sarap ng pakiramdam at sobrang thankful talaga ako kay Ma'am Charo dahil hindi ko alam kung ano yung nakita niya sa akin. Pero sobrang salamat talaga kaya bawat projects na binibigay sa akin ng ABS-CBN, talaga naman sobra kong pinapahalagahan at minamahal dahil ayokong mabigo si Ma'am Charo. Ayokong biguin siya. Ayokong sabihin niya na nagkamali ako. Coming from a showbiz clan, people might think that Maha has always had being an actress in her prospects. But there is one dream that she has always had. Kasi ito na nga yung height ko, di ba? Maliban pa sa magiging supermodel, sinasabi nila na, uy, pwede kang maging flight attendant. Kasi parang isa sa mga pangarap ko, syempre, maikot naman yung mundo, mag-travel. Kung hindi ako supermodel, gusto ko, pag college ako, mag-apply ako ng tourism para maging flight attendant ako. Pero yun nga, di ba? Sa bawat pangarap, may ibang opportunity na darating. And a different opportunity had indeed arrived when Maha took that modeling workshop that led her right into the path of Miss Charo Santos Concho. Yung mami ko kasi parang gusto siya yung gusto mag-artista pero pinasa na niya sa akin. So parang nag-VTR po ako sa mga TV commercials pero hindi ako nabibigyan ng chance. Parang hindi ako swerte sa mga ganoon yung mga nag-auditions and VTRs. So napakalaking pagkagulat ko nung nilabas lang yung storya namin sa The Buzz tapos biglang afternoon magiging artista na ako. Tinanong ako ni Ma'am Charo nun, sinong crush mo? So sinabi ko, John Pratts. Hindi ko makalain ako yung ilalagay niya. Para sana naman pakilala mo ako sa kuya mo. Tsaka sana bitawan mo na rin yung kamay ko. Ay, sorry. Galit ka pa rin ba sa akin? Gian. Might Be You, yun yung pinakauna kong teleserye. Teleserye ni Bea and John Lloyd Cruz. Di ba, nung pagkahiwalay ng John at Hart, parang pinapasok ako bilang new love team ni John. So, nung una, syempre, nandun yung parang, di ba, mag-struggle dahil sobrang hit ng love team nila, di ba? Sobrang iba. Kung uso ang social media nun, baka natodo bash din ako. Alam mo yon. Pero thankful din ako dahil kahit papano, nag-click yung team up namin ni John. Lalo na nung sa story sa It Might Be You ay about parang yung may sayo-sayo part na. Si Madge, first time ko siya nakatrabaho. Actually, yun yung first ever project niya sa pag-aartista, yung sa It Might Be You. After ng love team ko with Heart, siya yung naging love team ko. 16 years old pa lang yata si Madge noon. Pero nakikita mo na yung passion niya sa acting. Gusto niya na yung ginagawa niya. And maasikaso. Although inuuto-uto ko yan. Nung first serie namin by B na, uy, pa-fast food ka naman. Manilibre talaga siya. Very generous. Doon din namin na-discover nung nagpo-promote kami na magaling siya sumayaw. Gagawin din namin sa show na nagsayaw kaming dalawa. Sige, tingnan namin. Nagsasayaw ka ba? Sabi ni Maha. Ay, hindi po masyado eh. Pero nag-chilling po ako nung sa school. Sabi ko, sige, kaya mo yan, try natin. Nung binigyan siya ng choreography, magaling. Kaya, iba yung dating niya pag nasa stage. Alam mo yung hindi lang nagsasayaw. Alam mo yung gusto niya yung ginagawa niya. Nakikita mo nag-i-enjoy siya while dancing. Kaya, siguro doon na rin nag-start yung journey niya as a dancer bukod doon sa pag-acting. Bilang si John Pratt, sa crush ko noon, may eksena na iiyak ako. So ngayon si Manong, sabi niya, si Manong, direct Manong Gilbert, oh, iiyak ka dito ah. Eh di ba pag sarapan ng crush mo yung,
ayoko maging pangit sa harap ng crush ko, eh. Yung ganun. So, yung iyak ko yung pakit lang. Tapos parang, cut! Ano ba yan? Hindi makaiyak! Ganyan-ganyan. Tapos yung parang lahat na gagawin para umiyak ka, pero ako parang talagang initigasan ko yung sarili ko na hindi kayo iiyak. Hindi kayo iiyak sa harap. Inuna ko kasi magpaganda, magpakit kay John Prats. Nakita ko yung itsura ni John na, ay, ano ba yan? Parang napapahiya na ako kasi parang ang dami nang sinabi ng director ko. So, yung iyak ko, imbis na manggaling sa character ko, nanggaling asmaha. Naiyak ako kasi parang nakakahiya kay John. So, yun. Pero after nun, yun nga, kailangan kong ihiwalay pala yung pagiging artista at yung totoong nararamdaman ko dun sa crush ko. Nung nag-start si Maha, we got her in It Might Be You. She was paired with John Prats, who was actually her crush during that time. Kahit teenager pa lang siya, makikita mo na yung promise. Maganda yung rehistro sa camera, saka masipag, nagbabasa ng script. So, alam mo may promise at may pupuntahan siya even when she was starred. Di nung nakukuha ko na medyo yung parang medyo alam ko na umarte, alam ko na yung timing, na-enjoy ko na, tapos nagiging close na kami ni John. Hindi pa tapos yung show, inaalis na ako sa It Might Be You kasi meron daw akong show gagawin, Spirits. So yung huli excited ako kay John, totoong iyak na talaga. Hirap ako mag-move on dahil, di ba, ilang buwan mo nakasama yung mga tao sa It Might Be You. From drama to horror, Maha then takes on the reins as one of the leads of Spirits, directed by Chito Roño. Gabi! Ano ba? Ano nangyari sa'yo? Chito Roño naman yun. Iba rin yung experience ko doon. Yun, kasama ko John Wayne Sasse, River Cruz, Serena Del Rimpol, Michelle Madrigal, Joseph Bitangkol, and G. Romano. Tapos, edi todo acting, horror, gulat, ganyan. Sabi nung Chito Roño sa akin ni Direk Chito, Kat, ano ba yan? Ang laki-laki ng arte mo! Hindi to commercial! TV to! Siyempre, umiyak na naman ako kasi, bakit ganun? Diba? Siyempre, iba-iba naman kasi talaga. Pero siyempre, bilang bata ka, nag-uumpisa ka pa lang, hindi mo pa naman alam lahat yon. Pero yun, wini-welcome ko yung mga ganong bagay. Hanggang sa nagkasundo rin kami ni Direk Chito, syempre sa tulong naman nila, Direk Chito and ni Direk Kathy, nagawa naman namin yung show na maayos, na maganda. Maha might have been a showbiz newbie then, but it didn't stop her from proving her raw skills as an actress in her numerous guestings for the drama anthology, Maalaala Mo Kaya. Diba ang pag-MMK parang once a year mga artista? Ako parang naging teleserye ko ang MMK. Parang quarterly may MMK ako. Si Ma'am Charo din ang MMK at since siya yung siguro nag-discover sa akin, siguro gusto rin niya akong mahasa, umarte. Dahil pag nasa MMK ka, akala mo pelikula yung ginagawa mo. Pag nasa MMK ka, parang pasan mo yung mundo sa bigat ng dami ng yung problema ng gagawin mong eksena. Pinaka-favorite ko naman na ginawa ay yung may cerebral palsy ako si April. Ayaw mo dito. Gato ko! Gato ko, Mami! Matawa sila sa kondisyon ng mga special children katulad ni April na normal lang sabihin na abnormal yung anak ko. Nag-audition ako doon kay Inang. Pinadala na ako ng video ni April para magaya ko yung kilos. Naubos ako dun sa audition na yun dahil iba palang humawak si Inang. Kahit makitaan ka niya ng iyak, hindi siya naniniwala. Sabi niya, dali-dali lang umiyak eh. Ang gusto niya, yung may iyak siya, mapapaiyak mo siya. Ubos na ubos kami ni Erich nung araw na yun dahil parang kulang na lang yung puso namin tsaka yung baga namin lumabas na sa sobrang sakit. Pero kulang pa rin kay Inang. So, ang sarap sa pakiramdam na marami akong nakakatrabaho, iba't iba yung nagiging katrabaho ko. Pero sa bawat katrabaho ko, may natututunan ako sa kanila. Tapos lalo na, syempre, Miss Vilma Santos. Libre na lang. Andito na ang Mami. Makinig ka. Makinig ka, anak. Sabayan mo si Mami. Hinga. Inhale. Hinga, anak. Sabayan mo si Mami. April. April. Hinga. Sabay.
Sabay kay Mami. Inhale. Exhale. Inhale. April, hinga. Sabayan mo si Mami. Sobrang ramdam ko talaga na special talaga ako sa MMK. Kay Ma'am Charo. Kasi nga, yun, binibigyan nila ako ng hindi lang simpleng kwento, kundi isang magaganda at madamdaming kwento na talaga namang magbibigay inspirasyon sa buhay ng mga ating manunood. Maha then takes on another teleserye, this time as one of the Jewel Sisters in Pangarap na Bituin. Doon po nagsimula ang pagiging singer ko. Nung tinanong nila, kumakanta ka ba? So, opo, kumakanta ako. Parang humingi sila ng sample. Ano yung kinakanta ko sa mga mall show. Hanggang sa na-approve. Yung character naman daw, hindi ganun kagaling kumanta. Yung marunong kumanta. Pero hindi singer na singer. Kasi syempre, bibigyan naman na natin yun kay Miss Sarah Jeronimo. Ibang experience din naman yun dahil bakla yung role ko doon. Alam mo yun, bawat teleserye yung ginagawa mo, natututo ka na natututo. Then, Maha jumps to the big screen, again under the tutelage of Direk Chito Roño, in a role that will prove to everyone that she's got what it takes to make it big. Julia! Hindi ako sakin! Hindi ako! Wala akong kasalanan! Kung hindi ako nakalita sa sumpa, wala ka rin kawalan! Ano bang pinagsasabi mo? Sukong pinagkasal mo! Helen! First time ko pelikula na yun, yung Suko. Unforgettable din sa akin yun dahil alam mo yung matatakotin kang tao pero nilalagay ka sa mga horror movie. Hanggang ngayon, feeling ko kahapon lang nangyari yung mga yun. Suko din ang nagbigay sa akin ng mga breakthrough actress, parang actress of the year, o best supporting. Nung nakuha ko yung mga award na yun, parang sabi ko, ay, ang sarap ng nare-recognize ka. From Sukob to yet another iconic film, who can ever forget Trisha in One More Chance? Sabi ko kay Direk Cathy, paano ko gagawin yun? Eh parang 19 years old pa lang ako or 20. Hindi ko pa na-experience yung gano'n, yung rebound ka lang, tapos mahal na mahal mo, di ba? Tapos si John Lloyd, same handler pa kami, tapos tatay pa yung tawag ko sa kanya, tapos baby girl niya ako. So, paano? Tapos hanggang sa kinakausap ako ni Direk Cathy, tapos hanggang sa ako bilang artista, inisip ko rin na, sige, hindi muna ako magpapakamaha. I-embrace ko muna yung pagiging Trisha. So, si Lloydie, asar na asar sa akin nun dahil hindi ko siya pinapansin. Same dressing room lang kami, pero may sarili akong mundo. Tapos kinakausap niya ako, pero parang, yung suplada, kasi nga, saan ka makakita? Magtatay, baby girl, tatay, tapos magkikiss kami ng ilang beses, di ba? Tapos iiyakan ko siya at in love na in love. Mahal mo ba ako? Trisha, lamang mahal kita. Mahal mo ba siya? Hindi ko kaya makita ka nasasaktan. Para kung masaktan man ako, hindi mo makita. After nun, ang sarap kasi nagawa mo ng maayos yung trabaho mo. Kahit papano, ang daming natuwa sa'yo. Maliit lang yung role mo, pero nagmarka, maraming nagkagusto, maraming naawa. Kaya doon nag-umpisa sa akin yung, ay, hindi pala importante kung bida ka o hindi ka bida. Yung gawin mo lang ng tama, yung role mo. Yung gawin mo lang ng totoo. Buhayin mo lang yung role na binibigay sa'yo. At mamahalin ka, tatanggapin ka ng tao. It might seem that Maha's career was smooth sailing from the start. But she says it took a lot of realizations and hard lessons to get to where she is now. Siyempre, nakikitira lang kayo sa mga tita mo, sa lola mo, di ba? Tapos biglang eto, magbabago na yung buhay nyo, artista ka na.
biglang nakakaipon ka na, yung mga utang niyo, utang ng mami mo, nababayaran niyo na. So, nandun ako sa, gusto ko magtrabaho kasi gusto ko ng pera or gusto ko makapag-ipon, yung ganun. Hanggang sa yung struggle ko is, wait, parang sige, ang daming projects na binibigay sa'yo, pero hindi mo inuusayan, hindi mo ginagalingan, hindi mo chine-check kung nagagawa mo ba ng tama yung mga projects na binibigay sa'yo o inaaral mo bang maigi yung characters mo or bilang isang artista, nagpapaka-artista ka ba? Yung ganon. Or gusto mo lang talaga ng makaipon. Yung, so parang nandun yung struggle ko na, hindi lang dapat ganon. Hindi lang pala dapat puro pera. Kasi ang daming gusto mag-artista, anytime pwede ka mapalitan. So, kailangan talagang pahalagahan at mahalin mo yung trabaho mo. Kundi anytime, sa daming gusto mag-artista ngayon, pwede kang palitan. Siguro na bakante ako ng mga 6 months. 6 months, di ba? Pero nakakapraning. Feeling ko, wala akong ginagawa. Asap lang ng asap. Namiss kong umarte. Kaya pag may project to, the workshop. And what better way to learn than from the masters themselves? Yung nakakasama mo sa mga ginagawa mong proyekto, magagaling. At bilang isang tao, bilang isang baguhang artista, parang dapat talaga nagtatanong ka sa mga dekalibreng artista para matuto ka sa kanila. Dahil, tingnan mo, hanggang ngayon, nandyan sila. Si Tito Pip ang pinaka hindi nawala sa akin, sa utak ko, tsaka sa puso ko. Thankful ako kay God dahil yung pagiging chikadora ko or machika sa tao, natutulungan din talaga ako. Katulad ng yun, kay Tito Pip. Kami magkakasama nila John Prats. Sasabi niya doon na dapat ang mga artista, iniisip nila, produkto sila. Hindi lang iisa dapat yung ipakita mo sa tao. Dapat iba't iba. Kasi para magustuhan ka nila. Yung kay Miss Vilma naman is, tinanong ko siya, sabi ko, Miss Vilma, paano po kayo umiyak? Tapos sabi niya, hindi daw niya iniisip kung paano umiyak. Iniisip niya is, paano niya mapapaiyak yung mga manonood? Bawat proyekto, may kinakausap ako ng mga kung sino kung pwedeng kausapin or kung sino yung willing na magbigay ng advice. Kasi once naman na makita ng mga tao sa paligid mo na gusto kang matuto, tutulungan ka naman eh. Maha's role choices at the start of her career earned her the stripes and the recognition that there is more she can give. And give, she did. She was given her lead teleserye role along with Coco Martin in Nagsimula sa Puso. Hindi kita mahal. Makinig ka sa akin. Naawa lang ako sa'yo. Si Lina, paano? Natakot ako dun eh sa project na yun dahil sexy eh. More on drama, pero gusto nila parang new Maha yung ipakita. Kung anong ibigay sa'yo, gawin mo kasi artista ka. At hindi naman si Maha yun, kundi character yun. Yun yung first love scene. May kissing scene na hindi na lang smack. In fairness naman kay Coco, inalalayan naman niya ako. Inisip ko na, hindi ka naman si Maha, si Selena ka. Yun ang mga kailangan kalabanin mo sa utak mo. Pagdating mo sa set, suot mo yung sapatos ng character mo, hindi yung si Maha. Kailangan mo rin pagkatiwalaan yung mga katrabaho mo dahil hindi ka naman babastusin. Kasali lang talaga yun sa storya. At yun nga, at the end of the day, artista ka. She then went on to more daring roles through the Precious Hearts Romances series. Naawa nga ako sa'yo kung hindi ka magbabago. Dahil walang babaeng magmamahal sa'yo ng totoo. At tatanda kang mag-isa dahil walang babaeng tatagal sa'yo. Yung gusto nilang ipakitang image ko noon, yung woman na. Kasi parang 21 years old na ata ako noon. Tapos biglang Precious Hearts. Yun talaga yung sexy. Doon ako nag-start mag-bikini, magsuot ng two-piece. Medyo conservative yung family ko.
ako rin, hindi ako comfortable. Kailangan mong tanggapin na, uy, kailangan mag-next level. Model ako, kailangan ko ng pictorial, sa photoshoot, kailangan naka-bikini, ganun yung eksena. So nagawa ko naman siya. Nagsunod-sunod ako mag-ano yung present card. Then from sexy to angsty, Maha turns into a rebel for minsan lang kita iibigin. Kusa akong sumama sa kilusan. Handa akong gawin ng lahat. Handa akong ibigay ang sarili ko hanggat sa kamatayan. Si Krista sa Minsan Lang Kita Iibigin, Robin Padilla na babae, sobrang magmahal. Kahit rebelde, may puso. Ba't ko tinanggap yung role na yun? Ang bawat storya ng tao, kung may panahon na masama sila, may rason kung ba't naging masama. Siguro dahil nasaktan sila. Pero hindi matatapos ang kwento. May redemption, may puso. In this teleserye, Maha was blessed to have been cast with some of the most respected actors from all generations. And of course, she again got the chance to personally get tips from them. Mami Ami and Tita Lorna, sila yung antagal na nilang artista pero ba't di sila napapagod? Ba't ang galing nila? Simple lang daw kasi mahal nila yung ginagawa nila. Yun talaga yung isa sa dahilan kung ba't ka magtatagal sa industriya. Pag sobrang mahal mo yung trabaho mo. Kasi babalik talaga yun. From TV to indie, Maha jumped to the big screen. But this time with an independent film directed by Paul Soriano, the award-winning Thelma. Ma'am, hindi ako titigil, tatakbo. Natutuwa ako sa kinalabasan mo. Mahal na mahal kita, Thelma. Thelma, first indie film ko. Kakasama ko kay Coco, sinasabi ni Coco, uy, mag-indie ka. So, nung in-offer sa akin yung indie na Thelma, grinab ko kaagad dahil ang ganda ng kwento. Yung experience ko naman dun sa Thelma, yung pupunta ako sa set, wala akong makeup. Pag mainstream kasi, di ba, glamorosa ka, ganda ng damit mo, ang ganda ng ilaw mo, wala ka dapat eye bags. Sa indie, kung ano yung pinakapangat mo, mas maganda. Mas raw yung ilalabas mong arte. Kailangan yun ang magawa mo. Her first foray into indie roles earned Maha her Best Actress trophies. Even one from Gawad Urian. Nung na-nominate po ako dun, sobrang saya ko na nun. Sobrang saya na. Pero nung parang manalo pa, parang ginigising talaga ako ng Diyos na ayusin mo pa yung trabaho mo. Lagi ako may tanong. Parang hindi ako nasasatisfy, hindi ako nagiging masaya lagi. Laging, bak may kulang. Isa yon sa pagkatok sa akin ng Diyos siguro, na parang, uy, totoo, Gawad Urian. O, huwag ka na mag-doubt sa sarili mo. Ang tinulong sa akin ng Gawad Urian at Luna Awards ay, yan bang hindi porket may award ka na or nare-recognize na nilang isa kang magaling umarte na artista, ipapabayaan mo na or magiging kampante ka na. Reminder sila sa akin na galingan mo pa. Hindi dahil gusto mong makakuha ng award, kundi dahil kailangan ng industriya. From there, Maha was again tested while doing her teleserye, Ina, Kapatid, Anak. It was during this time that she had a conflict with co-star Kim Chu. Hindi ko kailangan ng pag-alala mo. Hindi ko kailangan ng kaibigan sila, lalo na kung isang kaibigang tulad mo. You know your way out, so you can go. Alis na ako. Roller coaster ride naman talaga yon. Grateful ako sa DTE unit kay Sir Deo. Hindi man ako bidang-bida, pero lahat ng teleseryeng binigay niya sa akin ay talagang maganda yung character ko. At nung binigyan niya ako nito, kaming dalawa ni Kim, talagang 300% din naman yung binigay ko. Doon ko na-experience na ang hirap pala kapag hindi kayo magkasundo ng katrabaho mo. Doon mo parang makikilala din yung sarili mo sa mga staff and crew na alam nilang may problema. At the end of the day, kailangan mo talagang artista ako, magtatrabaho ako, gagawin ko kung anong kailangan kong gawin. Pero uuwi ka ng parang ambigat. Umpisa hanggang matapos, nagawa namin, in fairness naman din sa amin ni Kim, tinapos namin ng maganda.
at nang maayos din ang inakapatid anak. Para kaming perfectionist, especially stage performance, tapos sa paggawa ng teleserye at pelikula. And ang kagandahan doon, hindi siya yung bossy. And kapag kinailangan mo ng tulong niya, she will help you. Then, Maha chose the bida contra bida route when she accepted the role of Nicole, the mistress for The Legal Wife. Sa Legal Wife, oo, mistress. Hindi maganda maging mistress. Pero babae siya na nagmahal. Kailan pa sinabing bawal magmahal? Parang ganun yung ginawa ko kay Nicole. Andun yung kinaiinisan ka ng tao dahil mang-aagaw ka ng asawa. Pero bandang huli, ipaparamdam mo sa kanila na bawal bang magmahal? Maha's confrontation scene with Angel will probably be the most iconic scene of the teleserye, even being captured as one of the most favorite memes in the country. Si Adrian naghanap ng excitement sa iba. Teka nga, bakit ka ba nandito, hindi mo pa rin ba natatanggap? Ha? Na naging akin si Adrian? Ha? Akin siya! Akin si Adrian! Akin siya! Akin siya! Akin siya! Hanggang ngayon nga, lumalabas pa rin yun eh. Iniiba-iba lang nila yung nilalagay dun sa mga memes. Okay lang sa akin kahit matanggal na yung buhok ko. Basta naibigay namin yung nangyayari sa totoong buhay. Kasi di ba ang babae mapagtimpiyan, pero ang akin ay akin. Maha teams up again with Jericho Rosales plus Paolo Avellino for her next serie, Bridges of Love. Hingi sana ako ng isang araw. Yung tayong dalawa lang. Anong gagawin mo sa akin? Kasi diba, bago lang sa akin to. Bago lang tong relasyon na to. Bago sa buhay ko to. Tapos, biglang alis ka na. Yung Bridges of Love, nagsama na kami ni Echo. Sobrang na-excite din ako ulit. But this time naman, ako naman yung hinahabol niya. Kung ako yung habol ng habol sa kanya sa Legal Wife, doon naman sa Bridges of Love, ako naman yung mahabang buhok. Iba't ibang kwento yung nagagawa ko, iba't ibang character. Pero laging nandun yung puso para sa pamilya. Bridges of Love, along with The Legal Wife, were some of Maha's teleseries which were distributed and dubbed internationally. Bridges of Love was in fact shown in Peru, Africa, and other Asian countries. Hindi na lang Pilipinas ang audience mo ngayon, buong mundo na. Mas nakaka-excite magtrabaho. Sobrang blessed nung pakiramdam mo. Inspired ka magtrabaho. Yung nandun lahat dahil ang laki na ng mundo mo eh. Then, Maha reunited with Coco Martin for the record-breaking top raider, Ang Probinsyano. Basta ipangako mo lang sa akin na tikom yung bibig mo, ha? Ang kulit naman ni Cardo. Pag-usapan na nga natin, di ba? Tsaka hindi naman kita ilalaglag dun sa nagbabantay kay Onyo. Basta nasasabihin mo lang. Wala. Anong wala? Eh, di ba? Sabi mo nga, tikom lang yung bibig ko. Ano ba bang gusto mo? Oh, sige, gusto mo ba magpanggap pa akong pipi? Ikaw naman? Ikaw naman ganyan, huwag mo ako sumulin. Uy, hindi na ikaw eksperto sa pag-undercover, ha? Pagkatiwala mo itong si P.O. Tricorpus. Takto. Pakagaling. Nung pinitch sa akin yan, police daw ako, police woman. Gusto ko, syempre, pagbabalik ng team up din namin ni Coco, hindi lang kinaya dahil pa-dalawang taon na ang probinsyano, di ba? Hindi lang pampamilya. Alam mo yan, yung nakuha niya pati market ng mga lalaki, di ba? May love story din para sa mga babae. May mga bata din, nandiyan si Onyo. Kahit na hindi ko natapos ang probinsyano, masaya pa rin ako dahil kahit papano na na-represent ko ang mga pulis na babae. And just recently, Maha was crusading for one of her latest movies, I'm Drunk, I Love You, with Paolo Avellino. I'm Drunk, I Love You, favorite ko si Carson. Si Carson, parang nirepresent ko yung mga taong walang lakas ng loob para umamin ng pagmamahal sa taong mahal nila. Yung mga natitirang sakit na binigay sa akin ng pag-ibig, kay Carson ko binigay. And now, Maha is back with a vengeance on primetime. A story of revenge, family, and love in Wildflower. Ivy!
Ivy, so what brings you here? I might think that you're stalking me. Siguro magsisinungaling ako kung sabihin ko hindi. So why are you stalking me? What in God's name for? Let's just say, gusto kong bumawi. Kasi na-sense ko nung nag-dinner tayo sa bahay niyo na meron akong inangking gustong-gusto. Nung pinitch sa akin, kunwari lang ako sabi na, sige po, pag-iisipan ko. Pero buo na, alam kong buo na yung decision ko na gagawin ko yung teleserye. Ba't ibang kwento ng mababae? Dahil kapag gusto nila at kaya nila, yung mga sinasabi niyang mahirap gawin, magagawa namin. Dahil walang hindi kaya yung mga babae. Yung sa buhay, hindi sa lahat kailangan mo mag-revenge. Parang may ibang positive way ng revenge. Nakaka-inspire ka-work si Ma kasi kitang-kita mo na gustong-gusto niya yung ginagawa niya and involved siya sa mga nangyayari, which is, you know, nakakatuwa, you know, to see an actress like that. Maha's role seemed to be edgier, more daring, and even more provocative than the usual protagonists. And yet, Maha wouldn't want it any other way. Yung mga roles na yun, hindi mo talaga maihindian. Dahil minsan, mas makulay pa ang kwento ng mga taong hindi napapansin, ng mga taong puno ng galit. Kasi ang bida, nandiyan yung mamahalin kanila, maaawa sila. Pero yun ang pinahahanapin mo. Hanapin mo yung magic dun sa kontrabida ka pero mamahalin kanila. Bakit? Dahil may puso ka, may puso yung karakter mo. Dahil tao ka lang. Maha proved her versatility in the different roles she has played through the years. And she has also proven just how lovable she can be and how she can create chemistry with any leading man she gets partnered with. Maha talks about her leading men. Si John Prats. Dance partner ko yan. Forever yan magiging special sa akin. Hindi dahil naging crush ko siya dati, kundi ang laki na naitulong niya sa career ko. Si Coco naman, meron kaming love-hate relationship, pero laging nananalo siyempre yung love. Laging nandun yung gusto namin tulungan yung isa't isa. John Lloyd, parang hanggang pangarap ko na lang ata siyang gusto makatrabaho as yung makapareha talaga, hindi yung hanggang Trisha na lang. Sana mag-grow na kami at mawala na talaga yung image namin sa isa't isa na he's my tatay and I'm his baby girl, ganun. Para magka-project naman kami. My Aunt Chong, si Ethan, will always be my Ethan. Baby boy talaga na sobrang lambing, pero hindi ka mapapagod lambingin siya dahil siya yung tipong lalaking nagpapalambing talaga. Isa sa dance partner ko rin. Si Bro, until now, best friend ko yan. And sad siya kasi hanggang best friend lang daw siya. Isa si Raver sa pinakamahalaga sa buhay ko. Isa lang masasabi ko kay mga kaibigan na sobrang close sa akin. Sobrang blessed ako na may kaibigan ako kagaya niya. Taong alam mo maasahan mo anytime. Yung lagi nandyan para sa'yo na hindi man kayo nagkikita ng matagal, pero alam mong kaibigan mo pa rin siya. And sobrang totoo niyang tao, sobrang bait ni Ma, and mahal na mahal ko yan si Ma, sobrang close niyan sa akin. My favorite. Sorry. Ang sarap niyang ka-eksena, ang sarap niyang maging kaibigan, ang sarap niyang pagtunungan about life. Jericho is Jericho. Jericho is my favorite na tao, hindi lang leading man. Paolo Avellino, pares sila ni Echo. Favorite din. Kung si Echo, masiyahin, ganyan. Eto naman si Paolo, yung makikita mo yung pagkakaiba nila. Pero alam mong matutuwa ka rin dahil nung Bridges of Love kasi, yun yung panahon na durog talaga. Yun yung sobrang parang down ko. Pero yung dalawang to, Paolo and Echo, sila yung point of view ng mga lalaki. Sila yung mga nakausap ko. Sila yung nagbigay gabay sa akin. Jason, masabi kong isa sa mga malapit kong kaibigan din talaga. Wildflower Boys, wala pang ganong bonding. Pero wina-welcome ko yung mga efforts nila. Hindi pa kami close lahat. Pero alam mong pa-blossom na yung friendship. Si Maha,
napaka-supportive niya sa amin tatlo. Ang dami niyang nabigay sa aming advice, pointers, things to consider to getting into our character, which in the end, nagbunga kasi gumaganda at gumaganda lalo yung mga eksena namin with her. Tuwan-tuwa ako bilang katrabaho si Maha. Very professional, very approachable. Tutulungan ka pa niyan. But when one talks about Maha Salvador, there is one aspect that people will never forget. Bata pa lang ako, sumasayaw na ako kasi mami ko, dancer din eh. Pag sa school, ako yung nangunguna dyan. Pag may mga program, sumasayaw ako ng sumasayaw. Meron yung kanta ni Christina Aguilera tsaka ni Britney Spears. Ginagaya ko yung pababa ng hagdan, ginagamit ko yung hagdan ng tita ko. Tapos kanta-kanta ako doon. Grabe yung imagination ko as a performer. Iniisip ko talaga, naka-costume ako, nakatiil ako ng mataas, ng boots. Kaya naman, pag nasa stage ako, nandun yung dinanamnam ko talaga. Dahil, pangarap ko yun eh. When Maha started out her career, her weekly guestings in ASAP paved the way for her to achieve her title as the Dance Princess. Si Mr. M, gusto niya every Sunday, yung full circle na gap, prod lagi yun ng star magic artist. Dati, every Sunday, nilalagay ako na nilalagay doon ni Mr. M. Maha then became part of ASAP's Ultimate Dance 4, or UD4, with John, Raver Cruz, and Shaina Magdayaw. Diba, naging uso ang mga may group dati. Salamat sa ASAP dahil binigyan ako ng UD4. Ako, may album pa yon, nag-tour pa kami. Ibang parte ng career ko, pero ang laki pa rin ang naitulong nila. Hanggang sa meron pa kaming mash ni Shaina. Ngayon, binibigyan din nila ako ng mga solo spots. So, thankful talaga. Teacher Jusel yun eh. Yun naman yung kasagsagan na lagi akong ASAP ng ASAP ng ASAP ng ASAP. Una kay Kuya Dennis talaga, Kuya Dennis Sahagon. Hanggang sa nag-teacher Jusel din ako. Ang nagko-choreo lahat ng sayaw namin is G-Force. So sobrang thankful ako kay teacher at sa lahat ng G-Force. Alam nila eh kung saan ka maganda. Alam nila kung saan ka makikilalang steps. Alam nila kung anong ibibigay nila sa'yo. She's really more of a performer. So yung pagiging performer niya, yun ang ginamit niya. Pagiging artista niya, kasi ang galing niya talagang kumuha ng emosyon. That's why she became a really good performer and a dancer. Now, through the years, dahil sa, like, every week meron siya performance sa ASAP, it really helped her improve, not just being a performer, but also, you know, being a dancer and getting the right choreography. Yun yung talagang nakakabilib sa kanya. And week by week, everyone's waiting for Maha's moves, making most of her dance performances trend on social media. Pag nagsayaw naman kasi ako, hindi ko iniisip na, oh, magte-trending to, oh, tatatak to. Hindi, sayaw ko lang. Nung twerk it like Miley, may kwento pa yun eh. Kaya ganun yung mukha ko kasi galit ako sa angel ko noon, sa PA ko. Dahil maling bra yung pinapasuot sa akin, eh di ba naka-crop top ako? Di ba wala akong mga reaction, hindi ako ganyan, mata-mata lang ako. So, thankful din ako sa kanya. Nakatulong din pala siya. But Maha decided to challenge herself once more. As she has dancing well-notched on her belt, she then took on singing as a new career. Oh, nag-aasap-asap naman. And then, nung 2013, dun ako nag-decide na parang napakinggan ako ng Ivory Music and Videos sa isang mall show. Tapos sabi nila pwede nga mag-album.
So 2013, doon nag-start yung singing career. At doon lumabas ang dahan-dahan. Hanggang ngayon, kahit sa ang mga fiesta or mall show, kabisado nila yung dahan-dahan. At nakakatuwa. Grabe, hindi naman ako singer na singer, hindi ako diva. Pero nakagawa ako ng isang magandang kanta. Whether she's acting, or singing, or dancing, Maha proves just how talented she is and how the spotlight loves her, truly befitting of her majesty. Yung pagmamahal ko sa music, sa pagkanta, sa pagsayaw, pinaparamdam ko yun sa mga manonood. Alam mo, lagi kong pinipray yung health ko. Kasi sinasabi ko, gusto ko pa maging healthy ako dahil gusto ko pa magpasaya ng tao. Every time na nagmamall show ka, gumagawa ka ng teleserye, may pelikula ka, may happiness kang nasha-share. Kada mall show, sobrang ano ako dun sa kailangan malapitan kay mga tao. Dahil wala ka dito sa industriya, hindi ka magtatagal sa industriya kung hindi mo ipaparamdam sa kanila. Dahil fans mo sila. Dahil nagiging inspirasyon mo din sila para makagawa ka at para hindi ka mapagod sa mga proyektong ginagawa mo. Dahil para lahat yun sa kanila. On screen, Maha may be this daring and passionate woman, but she remains to be the lovable Maha with her family. Kung ano yung nakikita niyo sa akin, wala mong pagbabago. Sobrang lang yung pagmamahal ni Maha sa kanyang family na talagang lahat gagawin. Lumaki talaga ako na full of love, full of support. Ang lakas ng support system ko. Kaya kahit na may mga galit sa akin, tapos nagalit ako, yung hindi nagtatagal yung galit, nakaka-move on ako kagad. Nalilet go ko yung galit na yun dahil hindi ako lumaking ganun. Maha makes sure that she will always get to spend quality time with her family, no matter how busy she gets. Wala, manood ng sine, kain, best in kain kami. Basta makakapag-usap, makakapag-kwentuhan. Sa sobrang busy, kailangan mong i-balance talaga. Kaya after ASAP, gusto ko wala ng work sana. Kasi para saan pa yung mga paghihirap mo sa trabaho kung hindi mo naman nakasama kahit minsan yung pamilya. Hindi ka namang maldita nagsasabi na ayoko magtrabaho pag Linggo. Ibabalance mo lang din naman talaga. At a young age, Maha took the reins of supporting her family. She had big shoes to fill, but along with it, an abundance of love to give. Iba yung pagiging teenager ko sa mga ibang teenagers. Ako pagka-teenager ko yung, uy, kailangan ng budget ng ganito, upang bayad ng meral ko, upang bayad ng ganyan. Yung sila, ibang teenager, naku, hihingi pa ako ng pera sa mami ko. Hindi naging hinanakit sa akin. Minahal ko eh, in-enjoy ko yung trabaho ko. Minamahal ko kung anong buhay na binibigay sa akin ng Diyos. Para maging magaan yung buhay mo. Others might see Maha's roots as something of a modern family. But she says it never mattered between her and her siblings. Nakalakihan namin lahat. Tsaka mababait lang din talaga yung mga mommies namin. Walang hati-hati, walang half-brother, walang half-sister. Magkapatid kayo. In fact, Maha personally supported several of her siblings to finish their education. Ibang experience yun sa pagkatao ko bilang ate. Feeling ko nakagraduate na rin ako. Kasi yung isang pangarap mo, tinupad ng mga kapatid mo. Ibang kayamanan naman yun na i-share ko sa kanila. Sobrang swerte ko sa mga kapatid ko dahil hindi sila sakit sa ulo. On her Instagram account, Maha expressed just how happy she is for her mother, who recently got married. Mami ko, nasa Canada na for good. Dahil nahanap na rin naman niya ang forever niya na si Tito Roy. Alam mo yung mami ko, pagod na nga eh. Parang wala na, hindi ko na kailangan ng ano. Tayo-tayong tatlo na lang. Eh biglang dumating. O, hindi naman siya umarti. Tinanggap naman niya yung love ni Tito Roy. And while in happily wedded bliss, it seems Maha's mommy Thelma wants only the best for her daughter. Yung mga kwento ng mami ko, yun sinasabi niya, sana makahanap ko ng ganito. Yung hindi ma-pride, hindi ma-ego. Pantay ang pagiging babae tsaka lalaki. And both nagmamahalan. Kasi may love life siya eh, kaya inspired siya magbigay ng advice. Pwede kang magmahal, pero dapat meron kang ititira at lagi mo pipiliin yung sarili. Maha gets more retrospective when asked if she sees herself walking down the aisle towards her Mr. Right in the future. And not even her career can stop her dream. Isa yun sa dream ko. Siguro sa lahat ng mga naka-experience ng
hiwalay yung magulang. Sige, todo work ako ngayon. And then, pag dumating na yung journey na yun sa akin, napapuntang family na, pagkakaroon may mag-ask, magpakasal, pamilya, magkaroon ako ng anak, hindi mawawala sa akin ang pagmamahal ko dito. Pero may ibang bigay lang din ako dun sa pangarap ko na yun. Gagawin lahat para magkaroon ka ng buong pamilya at hindi ma-experience ng anak mo ko ano yung na-experience mo. Maha started out young in the industry. And now, with more than a decade of experience and an amazing resume of roles and accomplishments, Maha shares the most important lesson she has learned. Sa pagiging artista, hindi pa unahan sumikat. Patagalan sa industriyang ito. Dahil sobrang hirap magstay at tumagal. Ang dami mong kalaban. Ang dami mong kakompetensya. Maha, congratulations. Continue what you're doing. Love your craft. And it will love you back. Saka pagpatuloy mo lang yung pagiging mabait mo sa lahat ng tao. I wish you all the best at good health sa'yo, Madge, dahil alam mo naman sa pag-artista yun ang kailangan natin, good health. Dahil katawan natin ang kailangan natin sa ating pagtatrabaho. And lagi lang ako nandito. I love you, Madge. I just want to say congratulations to everything that you're doing right now. I just hope that you continue doing what you're doing and continue to inspire young ones. I'm so excited for us to grow old together. You are really an icon to a lot of people. Congratulations at sana magpatuloy ka pa at non-stop ang sayawan. Sana kung ano man ang mga pinapangarap mo pa sa buhay, sana matupad mo and more blessings sa'yo, sa career mo. Sobrang dami natutunan ko. Kaya gusto magpasalamat sa'yo. And hopefully, hindi ka magsawa sa pangungulit sa amin at ganun din kami sa'yo. Maraming salamat. Thank you sa tulong mo sa amin tatlo. Lalo na sa akin. Thank you for being patient. Congratulations and keep, you know, inspiring us to be better. You know, I'm very proud of you and you deserve everything that you have right now and about to receive. So sana ipagpatuloy mo lang, you know, continue inspiring people. Keep the fire burning and I wish you good luck with everything. God bless you always. She is one amazing dancer and performer. An actress who will easily bring you to kilig, to happiness, to tears, and sometimes even to anger. She has definitely accomplished a lot, but it seems it's only the tip of the iceberg for Maha Salvador. Si Maha yung artistang imposible na, pero kumakapit pa rin siya sa salitang believe. Sobrang thankful ako na may mga projects akong ginagawa. Hindi man ako yung superstar tulad ng iba. Pero ako, masasabi kong sa akin, masaya ako kung nasan ako dahil sa mga projects na ginawa. Thank you.